Nandito po kami ngayon sa Sitio Baluga sa may San Diego sa Batangas. Eh, kita mo naman, no? White Sand Beach, isa sa mga coves dito po sa parte ng San Diego sa Batangas. Napakagandang lugar. Ito po'y pagmamay-ari na ng ating po mga kababayang mga magsasaka. Parte po ito sa landed estate. Ito, itong lugar na to. Ang ganda, oh. Ayan. Yan bandang yan, di masyado malalim, no? Di kalaliman, meron na pong mga corals. E talaga namang potential ito as tourist destination na pwede nating ipagbalaki. Pero, ito po'y pagmamayari na ng ating pong mga magsasaka, ng ating mga kababayan po dito sa San Diego. At pilit na namang inaagaw kahit na nanalo na po sila sa kaso nila dito. So, ang kailangan na lang, ibigay kaagad ng Department of Agrarian Reform ang Certificate of Land Ownership Award, yung CLOA. Ha? Isang kilalang negosyante ang pilit pong umaangkin ito. In fact, may mga security guards dito. Itong pamilyang ito, o kilalang kilala ito. Pero hindi po nagdalawang isip at umaksyon kaagad. Ito, sa likuran ko, mga kababayan natin, na mga talagang tunay na may-ari sa lugar na ito na naglagay din sila ng sarili nila mga bantay, sila mismo. Ha? Kaya sa ating pong pagpunta, pagtungo dito sa Batangas, ito mga kababayan natin, no? Babantayan natin to, pusang iring, sa mga land grabber. Yan, ha? Di natin tatantanan. Tulungan natin ang ating mga magsasaka, ang ating mga kababayan po dito sa Batangas, mga mangingisda natin. Ha? Mga mangingisda, mga magsasaka na maibigay sa kanilang tunay na mga riyarian, tunay na lupa para sa kanila. Dennis Ilagan pa rin kasama natin. Dennis, so ang problema natin dito, CLOA na lang ibigay. Yes sir, ito na po ang sinasabi namin sa inyo Sir Aljon, na lupa na ipinanalo namin sa DAR. At may order na po ito ang DAR. At ang maging may finality po ang Office of the President. Okay. So ang amin na lang iniintay po ay ang DAR ay mag-execute na ipamigay na ang CLOA. So right now we are in possession. Ito po ang mga may-ari ng lupa. Ako po ang kanilang mga kinatawan. Ito po ang may-ari ng Baluga. Isa po yan sa may-ari. Sila po ang mga kasama ho namin sa lahat dito sa 78 hectares na to. 78 hectares? Gano'ng kalaki? 78 hectares. Oh, yeah, kung makikita nyo po yan, napakalaki po din yan. So, hanggang doon, sa kabilang bundok na yan. Ilang coves mo meron dito? Dalawang cove po ito. Ang isa po ay kay Placido de los Reyes. Oh. Ito po ay sa Feliciano. Oh. May order of award po ito. Ang mga nakikita nyo po sa atin ngayon, mga kasama natin, ito po ay mga anak at apo. Oh. So mga apo na ito nang pinagbigyan ng lupa mula kay President Manuel L. Quezon. Ito po nakakatawa dito. Merong lugar doon, naka-CLOA. Anong pangalan lugar na yun? Ito ho. Ito alakan ito. May CLOA na ilabas. Pero Pusang Iring CLOA nakapangalan taga Forbes Park. Opo, ma, kami po naman na nagtatanim. Meron bang ganun? Anong klaseng? Kami po lahat na nagtatanim, marami po kami tanim. Tapos pinipicturo nila ang tanim namin, sabi ng mga guns nila, yung daw itanim nila, yung mga caretaker daw nila, yung sino mga yon. Ano apelyido? Yung mga tagaryan po lang sa amin. Ano apelyido ng mga yan? Hindi ko nga po masyadong ano po. Hindi, ang ano po nito, ang sinasabi po niya kasi, yung may CLOA na sinasabi natin, CLOA 6764, pagka tiningnan nyo yan sa DAR. Nakapangalan po yan sa isang Raymond Moreno. Raymond Moreno. Nung pinacheck namin po yan sa DAR, aba sa mismong media rin, pinuntahan nun nila kung saan nakatira. Alam nyo kung saan po, sir? Saan? Number 31 McKinley Street, Forbes Park. Pusang Iring, CLOA, taga Forbes Park. Alam niyang buhay to. Tingnan mo naman itong mga kalagayan ng ating mga mangingisda dito, mga magsasaka natin, na tunay na mga mayari. Kaya, ano na yan, di ba? For cancellation na yung call, CLOA. Yes, for cancellation. Finalan po namin yan. Ito naman po, ang kanila naman po, this is 78 hectares, na si Mr. Minardo Jimenez naman ang isang nagkiklaim, na sinasabi niya ay kanya daw, nabili daw niya. Pero sa DAR, pinalalabas namin ang kanilang mga titulo, saan nyo nabili ang mga sinasabi nyo yan.
So hindi naman nila mailabas. Because gumawa-gawaan lang sila na kunwari ay nabili sa mga taong ganito-ganito, pero hindi naman totoo. Bakit po? Sila po ay dito na ipinanganak, ang mga taong to. So paano yung nabili na sila man ay dyan nakatira? So wala naman silang pinagbibentahan. So ngayon naglaban nga ho kami sa DAR and they lost. Ang problema sa kanila, hindi nila matanggap, sir, yung kanilang pagkatalo. Because they are billionaires. Hindi nila akalain na tatalunin sila ng isang maliliit na tao. Which is sana naman, eh, ang ating Pangulong Presidente, lalo na alam namin na si Presidente ay may puso sa masa, na sinasabi niya, basta government land, ipamigay nyo na yan. Now, yan ang utos mismo, sir. Yan ang utos ni Presidente. Ang amin nung po, no doubt, this is government land. Dapat po ang ating DAR kay Secretary Casasiones, sir, tingnan nyo naman, sobrang hirap na ng mga tao rito. Panahon pa ni Manuel L. Quezon to, dapat na ibigay na yan sa mga tao. Hanggang ngayon, hindi nyo na ibibigay ang CLOA. So, pakiusap namin kay RD Colocar, tulungan kami na may ayos na pong lahat. Si Paro Merly, kasi po, meron na sir na implementation na kay Paro Merly, manalo na po ng DAR Lipa. So i-implement na po ito. Sige, pukpukin na natin yung DAR, ha? Huwag kayong mag-alala. Ang inyong likod, Aljo Bendio, Birada Bendijo, katuwang niyo po. Ha? Manawagan tayo. Ang puso ng presidente ay napakalambot pagdating dito. Madali lang siyang lapitan, lalo sa mga inaapin katulad ninyo, ha? So napakaraming problema po dito sa Batangas. Pag ito'y hayaan natin, may mga buaya dito katulad dyan sa Palawan. Oo, nag-aabang lang dyan. Ito yung mga buaya, mga pusang ering na gustong umagaw. Kasi napakagandang lugar na ito eh. Tingnan mo naman oh. Napakagandang lugar. Ha? Sige, panawagan kayo. Sinong gusto pang, baka, ikaw. Feliciano, manawagan ka kay Presidente. Nakikinig ngayon. Senator Bongo. President Duterte, tulungan po ninyo kami sa aming lupain na nilanggrab po ng mayayaman para po pumunta na sa amin. Maawa po kayo sa amin. Hirap na po kami sa aming lupain. Hindi po mapapunta sa amin. Dapat kinakasuhan po kami ng kinakasuhan ang mga land grabbing na yan. Hindi na po matapos-tapos ang aming kaso. Maawa po kayo sa amin, President. Sige, isa pa. Sige. Nanawagan po ako sa inyo, mahal na Pangulo. Kami po ay tulungan ninyo at kami po ay talagang masyado nang harasin sa amin pong mga lupain. Maraming salamat po sa inyo, mahal na Pangulo. Sana po ay kami ay dinggin nyo at matugunan nyo po ang aming mga hinihiling sa inyo. Salamat po sa inyo, mahal na Pangulo. Maraming salamat din, ha? O, sige po, ikaw po. Ako rin po ay nananawagan sa ating mahal na Pangulo. Ang mahal namin Pangulo Duterte, kailangan po namin ang inyong tulong. Tulungan nyo po kami na napakatagal na po laban ito. Halos po 30 taon na po nakikipaglaban kami na hindi naman po namin ibinibenta ang lupa sa akahan. Nalaman na lang po namin na sa mga napapunta sa korporasyon. Kaya Pangulong Duterte, kaawaan niyo po kami. Parang awa na po ninyo. Sobra-sobra na pong hirap ang aming dinanas dito. Tinutukan pa kami ng baril, ang aming mga pananim, giniba, ang aming mga kabuhayan. Lalo na yung aming pang-araw-araw na kinukuhan sa tanim eh. Sinira pa ho nila lahat. Kaya Pangulo, parang awa na po ninyo. Tulungan nyo po kami. Napakatagal na po nitong laban na ito. Dumaan na po kami sa lahat-lahat po ng ahensya na para po kami matulungan. Kaya kami sa inyo na po nananawagan na kami po ay huwag ninyong pabayaan. At ibalik po sa amin ang aming lupa na hindi naman po namin ibinibenta yan kahit kailan. Ayan po ang panawagan ng ating mga magsasaka. Mga mangingisda, mga kababayan po natin, maraming salamat ha sa inyo. Ha? Maraming salamat. Ha? Ulitin ko, hindi tayo titigil ha. Hanggat hindi natin matutugunan ang problema ng ating mga magsasaka, mga kababayan, mga mangingisda dito sa Batangas. Isa-isahin natin 'to. Marami po dito sa Batangas talaga problema, ha? Napakagandang lugar. Huwag nating hayaan itong mapunta sa mga mayayaman lang, mga oligarko. Ha? Mapagsamantala mga gamad, mga ganit, yan ang iniwasan natin. Maibigay sa mga taong dapat lang na nagmamay-ari sa mga lupain ito. Ganda talaga dito, ha? Oh. Tututukan natin to. Ako po si Aljo Bendijo. May panahon po kayo pakishare para makarating sa ating mahal na Pangulong Duterte. Para sa Birada Bendijo, pusang iring. Maraming salamat.